Amalan itu orang yang ingat kau yang teringat dan orang yang beragam. Kami ulang katakan kau sahabat para bangsa. Ayo kita kita melihat sama dalam sisi dia. Kau itu benar atas pasal. Amalan kita itu dan bawa-bawa kita mengguru lagi sampai dan sampai pada dalam itu. Kami mulai berhati mau itu mengkuli para sepahin anak-anakmu saat ini waktu langgan selendas dan ilmu kepentingan kami namai doa itu semakin setimbang kembali kekiwaan Yesus Kristo kami kami lupun waktu rasa oleh Tuhan kami. Amin. May isang tagapagpahaya ang isusubo upang inanda ang sangkayanan para sa kanilang magtatakbo sa kanilang. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinabi ng Panginoon Diyos. Ipadadala ko ang aking subo upang iyanda ang kanaanan ko. Ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking diban. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon?
sino ang makakaharap pag siya'y nagpakita niya. Siya'y parang apoy na nagpapanilisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para maghapon at dadalisayin niya ang mga sasagote tulad ng pagdalisay sa pila at kito. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, nakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihan, nakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihan, nakilang hari kailanman. Ang dakilang hari ito ay siruba. Siya ang puon, dakilang talaga. Sa anumang labanan, tagulipay ay kanya. Diyos na makapangyarihan ay dakilang hari ay luma. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihan ay dakilang hari ay luma. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihan Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihan ay dakilang hari ay luma. Sa ikalawang pagbasa, hinihintay na mga Hudyo ang kalwalhating pagdating ng Panginoon na siyang humusga sa lahat. Magsasakataon tao si Jesus upang maging maawain ang pagkakamagitan namin sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Lamang ang mga anak na tinuloy ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maituko niya. Diwanag na nagmula sa bayang Rome, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nangandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang matubato o dalawang inakay ng kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakal niya ang Espiritu Santo at nagpahayag sa kanya na hindi siya mamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, umasok siya sa templo at ang daliligoon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hingit ng kautusan, siya'y inalaw ng Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Tunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, lamang nakita na ng aking mga mata ang iyong talapagligtas na inahinda mo para sa lahat ng bansa.
liwanag ang iyong tatanggap sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Magsiyupod ako. Dinala sa Jesus, ang pakang Jesus sa templo, ayon sa kapusan ng Panginoon. Kayong lahat ng panganay na lalaki na iluwan ng isang babae ay kailangan ito na talaga sa Diyos. At ang isang kamangha dito na eksena na gusto kong tunan natin na ating pansin ay yung pananalig, pananampalataya ng isip. Sinasabi na siya ay tuwid na tao at siya'y malapit sa Diyos. Kaya doon idalhin sa Espatang Jesus sa templo, sa gabay ng Banal na Espiritu, pumasok na rin doon si Simeon. At nang makita niya ang bata, dahil siya'y huskos ng Espiritu Santo, kaya alam niya na ito na ang pinangako ng Panginoon na Mesiyas. Siya lang ang nakita ng kanyang mga mata. Alam naman natin hanggang ngayon ay sino naman ay natatakot sa kamatayan. Pero pinapakita sa atin ni Simeon na kapag pala ang ating gusto ay yung kalooban ng Diyos, na gusto rin natin na makapahangin sa kanyang karunungan upang ay tayo magdaming para sa ating pagsunod. Kung paano tayo magsunod, paano natin gagawin ang kalooban ng Diyos ay ating magawa. Dahil mayroon tayo kanyang. Ito ang kailangan natin. Kung baga, si Simeon ay nasa ministry na nagsimbahan. Siya ay kasama ng sa mga gawain at mga activities ng simbahan na kung saan ito ay patuloy na niya ginagawa dahil sa kumpa na nagkaroon na siya ng kumunayan sa Diyos at nalalaman niya at yung paghihirap ng bayang Israel sa kanyang dinaanan ng mga kahirapan. May pangako ang Diyos na darating ang panahon, na darating ang Mesiyas, na siya ang taglaw ng buhay ng tao, na doon siya ang lakas ng tao, at lahat ng mapawi ang kadiliman na dala ng pang-aakit sa tao ng Diablo. Na kung ibig sabihin, magkaroon siya ng kalayaan na hindi na makalili ng kapangyarihan ng kanilin. So ito ang inihintay ni Senyor. Kaya siya ay nasa ano-ano ay nasa templo upang hintayin ang pangako ng Panginoon. Kaya yung dalhin ni Maria at Jose si Jesus sa templo ng takpuan ni Simeon ang pangako ng Panginoon. Kaya sa kanyang pagpupuri sa Diyos, sa Panginoon, sa kanya, kunin mo na ako, Panginoon, ang iyong abang na ito. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita niya ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inilanda mo para sa lahat ng bansa. Wala na siyang takot kung buwala ang kanyang kalukuhan upang ibigay na ang sarili sa Panginoon. Ganyan pala, mga kapatid, kung ang ating pamumuhay, ang ating pananalig mag-asa, kung ang ating pananampalataya ay natapukod sa ating Panginoon Diyos. Wala na tayong katatakutan. Dahil lahat alam natin, lahat ng ating karanasan na
magkasabi natin sa kagumpay at ng mga kabiguan ay hindi kagagawa natin o hindi kagagaling sa Diyos, kundi pangyayari lamang na ito ay nangyayari. Pero kung mayroon ka tunay na pagkipagkaisa sa Diyos, yung damdaman pag-iisip mo ay nagmula sa Kanya. Pinagpahayag mo lamang ito. Kaya, kumbaga, ang buhay ng tao na ganyan na umaasa ng lahat sa Diyos ay buhay ng kamalalan. May ganito rin ang nangyayari sa atin kung bakit tayo ay napapalito sa tahanan ng Diyos sa ating simbahan, sa ating parokya. It is because of that faith. Of that hope. The living faith that's a state of life and faith. Katulad ni Simeon na kung saan hindi na natin tinguhol pa. Wala na tayong dapat na mapasa atin. Buong na natin itibigay sa Diyos pati ang ating sarili sa ating ating buhay. And yan na ang katuparan ng pangako ng Diyos na tayo ay lumas sa Kanya sa wakas ng panahon na ang Kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, kapayapaan, kagalakan, katarungan, kalalaan sa pag-ibig at awa ng Diyos. Na sa tahanan ng Diyos, wala nang ipangamba, wala nang ipatakot. Umisa natin sa ngayon na kung saan ay yung pangako natin sa Panginoon na manatili tayong kapat sa Kanya, na ang Kanyang pag-ibig at awa, ang Kanyang liwanag, ang siyang ibahagi natin sa ating mga kapwa, lalo na yung mga nag-iiwan pa sa laylayan ng kalibunan. Lalo na yung mga medyo nag-iiyak pa na pumasok at sasama sa ating dito sa tahanan ng ating Panginoon. Lahat tayo ay mayroon ang karapatan. Lahat tayo ay sana ating pakinabang at makabiyaga ang Diyos hamang tayo ng buhay. Upang pagtawag ng pa ng Diyos sa wakas ng panahon ng ating sa wakas ng ikungay ito sa Panginoon ay hindi na tayo mahirapan. Ang ating kanila ay mahimasigit magandang sa pagpaghanap sa ating Panginoon na nangangang na tayo ang pili niya. Tayo ay papangitin niya sa anong pa kadiliman ng buhay. Kaya, isip niyo, ay nagkaroon ng karanasan bago pa siya mamatay ay nakita niya, naranasan niya yung pangako ng ating kaligtasan na namarap niya. Kaya sinabi sa ating Panginoon, okay na, tapos na ang aking connection sa umay na ito. Ako na sa iyo dahil pinagkap na kita at sa atin for the time. Pagsitayin na po. Nagminiling si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kawalakihan ng kanyang manan. Ilamin natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang hukong na anak para sa atin. Ang ating tugon, Panginoon, pasinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, pasinaganawa kami ng iyong liwanag. Pangalagaan na lang ng rutin ng mga tinolo ng aming simbahan ang banalang tradisyon ng aming pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pasinagawa kami ang iyong liwanag. Makapagbingkod nawa ang mga tinolo ng aming pamayanan na may pag-aaray ng sarili, magpahayag at tumigos sa halay ng pagkawanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo.
Panginoon, pasinagay mo kami ng iyong liwanag. Maging matatagdawan tayo sa ating pagkalakuan, tungong sa kabanalan na siyang panuwan ng Diyos, malalapin tayo. Panginoon, pasinagawa kami ng iyong liwanag. Tanggapin nawa sa kanyang kahatian ang mga nangyulay natin mga kapatid, at papatawad mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pasinagawa kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng makahinginan, atin ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan na ating pamayan, pati na rin ang ating pagsarili ng kahitinan. Manalangin tayo. Panginoon, pasinagawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magpikinawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling kami ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsisubok na. Manalangin kayo mga kapatid upang ating panghain ay kagagal ng Diyos amang makapangyarihan ng salamat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay sa katuloyan niya ang karangalan sa aking kapakinabangan at sa buong sanglayan niya ang banal. Ama naming lalikha na may ulit ang gulungod sa iyo, ang panghain ito ng iyong nagagalak ng sambayanan nilubog para sa kabubuhay ng santimutan, ay may handog at upang maamag walang kayo bakit duwis si Jesus Cristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ang pasalamatan. Aba naming makapangyarihan ang tunay ng baraka na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ito yun na sa iyong templo ang anak ko, dati natin iba sa iyo. Siya ang nagbibigay ng karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang iwanag ng kapatlaw sa lahat ng tao. Kaya isa ng mga anghel na sisiawin ng papuri sa iyo, na walang upay sa kahitan, kami nagbubunyi sa inyong kagampilangan. Oh,
Dahil sa pamamagitan ng Espiritu, kami pumadali ang pagkaroon ng ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon, Jesu Kristo. Bago niya pinatiis ang isang dugo na maging handog, inawakan niya ang tinapan. Pinasalamatan ka niya, pinaghatihan ni Elion at inabot sa kanyang mga lagar at sinong. Tapos, hindi niyong ganito at kami. Ito ang aming katawan ng tumanda sa inyo. Kayo din naman matapos ang ampunan, inawagan niya ang kalis. Muli ko niyang pinasalamatan. Niyabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong ganito ang ingin. Ito ang kalis na aking buhok. Nang pagkakulang hanggang iman, ang aking buhok ay Diyos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Sitayin niyo po. Kami ang papasalamat at kami ang pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasabi namin kami ang sanusado sa katawan at ugo ni Kristo ay ang ugo sa pagkakaisa sa makakita ng Espiritu Santo. Abalingabi mo ang iyong simbahang kaganap sa mundong hindi. Bustusin mo kami sa pag-ibig kay isa ay Francisco namin isang kapapa at ni Pablo Belvedo na aming obispo at ang tanang kabarina, mga religious leaders, at lahat ng mga nalirito sa pagniniwang sa gabi nito. Alalahanin ko rin ang mga kapatid namin na hinilay na may pag-asang na sila yung ring magbuhay. Kailin ang lahat ng mga pumanaw. Kawalo ko sinasabuli sa iyong kaliwanagan. Kawalo at pakinapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Mary Maria na ina ng Diyos, kaysa ang isa na si Kanyang kapilang esposo, kaysa ang mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangan ko sa pamamitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa kanya ang lahat
kurang kepahamakan sementara kami tidak menikah dan tidak apa orang berbahaya dan kenapa kita senami Yesus Kristus. Pag-alubad mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaan mo sa iyong kalukuhan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumaiyo.
Tapos sumayo din. Magbigayan mo tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Pagsitayin ako. Ngayon niyo po ay nakita itong aking mga mata, kaligtasan narito na. Pangako niyo noong una, noong natin namin pagtas. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, nawa mo sa aming lubusan ang iyong pagkakataon na pinagtanggap ni Sinyon nung matupad ang kanyang inaasaw na huwag ko nang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Para matiyan mo rin ang aming makamban na walang mahihulatungay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtakbo sa aming Panginoong Hesus Kristo ngayon at magpasawalan ng hanggan. Amen. Magsigur po ang lahat para sa panalangin sa Birhen ng Biyaya. Mahal na Ina, Birhen ng Biyaya, sa pangyarihan ng Banal na Espiritu, ang katapatan mo sa mga kalitaan ng pagdating sa amin ni Jesus, ang pinakadakilang biyaya ng Diyos. Kung di ba mo ang inilalagak sa iyong mapagkaling ng kamay, ang mga manalangin na buong sikahan, at ito po ang ipanito na nangyayari. Ang pagmahal na Ina, Birhen ng Biyaya, tulad mo, ipinaumbaya ko ang aking buhay sa kanilungan at awa ng aking ama. Magandang lawang ang iyong kalooban sa akin at sa mga tao at inihahapiling ko sa iyong pangalan. Kaysa mo, o Ina ng Biyaya, ako'y tumatanggap sa Ama, sa harap ni Jesus, at sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Magsitayin ako na. Maraming salamat po sa inyo na napakamunami ang mga salitin sa Kabayla. Napakamunami po namin ang ating ginawa ng Biblia at ang aking Panginoong Diyos na Panginoon. Thank you po. Kaya na sinabi ko sa inyo kanina dyan, yung mga nauli siguro at kung hindi kanina na natamaan ang tubig, kung kapanipanipuan ang ating Biblia. So, dito lang kayo po yan, pagkatapos pag-resession natin, dito na nga, sa gilid, para na ako'y magpapaslas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain nawa kayo ng mapapangyarihan, mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong paglay ang kagalakan ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Subscribe my YouTube channel, TV. Thank you and God bless.